Taon-taon, patuloy na lumolobo ang bilang ng mga walang matirahan sa bansa. Nananatiling lugmok ang buhay ng marami sa ating mga kababayan dahil sa lumalalang problema sa pabahay. Nag-aalala kung may ligtas at komportableng masisilungan sa tuwing matatapos ang mahabang araw ng pagsasakripisyo para sa pamilya. Sa pinakahuling tala, 6.5 million housing units ang pangangailangan sa bansa. Para sa iba, wala ng pag-asa. Magandang balita para sa mga nagnanais na magkaroon ng disente at abot-kayang pabahay. Narito na ang programa ng gobyerno sa pangunguna ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Department of Human Settlements and Urban Development o DSHUD. Ang tawag sa programang ito ay ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH Program sa pamumuno ni Secretary Rizalino Jerry Acusar. Ang layunin nito ay matugunan ang milyong-milyong kakulangan sa pabahay sa pamamagitan ng in-city relocation. Ito ang naging sandigan ng pagbuo ng flagship program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH Program. Layon ng programa na tugunan ang pangangailangan sa pabahay sa bansa, lalong-lalo na para sa mga higit na nangangailangan, ang mga maralita nating kababayan. Mahirap talaga dito pag nagbaha. Kasi matagal magbaba ang tubig. Naranasan po namin, umakyat kami ng bubong nung bagyong Undoy sa sobrang taas po ng tubig. Okay po kasi ang ano namin dito kaysa ililipat kami sa ibang lugar tapos malayo sa mga trabaho ng mga asawa namin. Pagka yan po ay natuloy, mahal na Pangulo, malaking bagay po para sa amin na nakatira dito sa tabing ilog. Para hindi na binabaha, hindi kami palipat-lipat pagkabaha, akyat baba. Sana po tulungan nyo rin kami dito na makatira naman sa magandang tirahan, hindi na lang lagi dito sa barong-barong na tinitirahan namin. Sa pangunguna ng Department of Human Settlements and Urban Development, kasama ang key shelter agencies, local government units, government financial institutions at private sector, tutugunan ang dalawang pangunahing balakid sa sektor ng pabahay, affordability at access to fund. Sa ilalim ng Pambansang Pabahay, prioridad ng Administrasyong Marcos Jr. ang lahat ng Pilipino na nais magkabahay, lalo na ang urban poor, informal settler families, informal sectors, minimum wage earners, gayon din ang government employees, overseas Filipino workers, TNVS at PUV drivers at operators. Sa pagpapatupad ng mga proyekto, kaagapay ang DHSUD sa lahat ng stages of development hanggang matupad ang pangarap na pabahay ng ating mga kababayan. Para maging benepisyaryo, maaaring lumapit sa inyong LGU para sa membership validation, compliance at consolidation ng listahan. Susuriin ang pre-qualified beneficiaries para sa endorsement sa DHSUD at i-validate naman ng Pag-ibig Fund. Kapag natukoy na ang qualified beneficiaries, maaari nang magkaroon ng individual turnover. Para sa eligibility requirements ng mga beneficiaries, narito ang listahan. Tuloy ang pagpupursige ng DHSUD kasama ang mga partner organizations nito sa public at private sector upang matupad ang layon ng Pambansang Pabahay. Sa kasalukuyan, mayroon ng nasa 20 proyekto ang nasa iba't ibang stages ng development. Hindi kami titigil hanggat hindi namin nakakamit ang adhikain na walang Pilipinong walang bahay sa sariling bayan. Kung kayo ay may katanungan, maaaring magsadya sa tanggapan ng DSHUD
sa D-Shot Building, Kalayaan Avenue, Corner Mayaman Street, Diliman, Quezon City. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring kumontak sa mga sumusunod.